Kalimutan ko. Anyway. Pasko. Perez. Present, sir. Segundo. Present, sir. Soriano. Present, sir. Subala. Vergara. Present, sir. Ayang Ang. Present, sir. Barcelona. Barcelona. Present, sir. Kabilan. Present, sir. Carino. Present, sir. Gapasin. Present, sir. Huligangan. Present, sir. Halorina. Present, sir. Sotelo. Present, sir. Subala. Again. Agpasa. Baltasar. Kakdak. Galanto. Guzman. Martinez. Pascua. Subala. Eh, ha? Subala Zoe. Alan Martinez. Alan Martinez. Present, sir. Dalawa pa lang Subala. Subala Zoe and Subala Arian Ruby. Wala. Okay. Sige, let's start. By the way, this is my references. Dito lang ako kumukuha ng reference ko. Tutorials Point and the w3schools.com. Yan. Okay. Yan. So, HTML. So, by the way, class, HTML is not a programming language, but rather it is a markup language. So, what is a programming language? Yung mga programming language, kapag meron ka nakitang conditional statements, looping statements, mathematical operators, conditional operators, relational operators, and so on and the like, those are the programming languages. Okay? Ito naman, the HTML, it's more on the format of the front end. Okay? Front end, ibig sabihin yung mga nakikita natin sa website. Okay? Or web page. Yun yung front end niya. So, the HTML stands for the Hypertext Markup Language. So, which is the most widely used language on the web since 1991 pa. Okay. Saan ginamit yung this one? Ang unang gumamit ng this technology is the army, sabi nila. Okay. But okay, HTML was created by Berners-Lee in late 1991. But HTML 2 version, pero meron na tayong version 5 ng HTML nowadays. So, but HTML 2 was the first standard HTML specialization which was published in 1995. So, nag-boom lang siya noong 1995. Yung lumabas na yung version 2. Okay?
And then HTML version 4 was a major version of the HTML, and it was published in late 1999. Though HTML4 version is widely used, but currently we are having the HTML5 version, which is the extension of the HTML4, and this version was published in 2012. Yan. Ano ba yung mga version nito? Yung unang version kasi of the HTML is just pure text. Text lang siya. Kung ma-imagine nyo, text lang. Wala siyang images, wala siyang audio, wala siyang ganun and so on the like. But as the web evolves, nag-evolve din yung kwan or nagkakaroon ng additional feature yung HTML. So for example, ngayon, nagdagdag na sila ng video. Nagdagdag na rin sila ng audio and so on the like. Okay? So yun yung mga different versions of the HTML. Though wala kasi dito. So next will be, sabi naman nila, for the web kasi, in our senses, makwento ko lang. O mamaya, so we subala. Sige, attendance, so we subala. Zoe. Subala, Zoe. Present. Okay. Balik tayo dito. Yeah. So, kwento ko lang. We have 5 senses, di ba? Search ko lang, baka magkamali. Okay. Ano ba yung mga 5 senses? Bakit ko sinasabi yung mga 5 senses dito, ano? For the web kasi, for the web development, if you notice, ano ba yung dito sa 5 senses natin, ano lang yung nagagamit natin for the web? Sight, kasi nakikita natin, di ba? Nakakapanood tayo. Audio, di ba? Naririnig natin na, for example, sa YouTube, ganyan. So, pwede natin gamitin to, di ba? Smell, naamon nyo ba? For example, pag may nagtitinda ba ng pabango, naamon nyo ba yung pabango, di ba? Hindi. Touch. Nahawakan nyo ba yung bagay? Di ba? Hindi. Taste. Natitikman nyo ba yung mga products na tinitinda? Hindi rin. Or dito sa web. So, ngayon, they are developing. I don't know how. Hindi ko alam kung paano nila gagawin. Pero, sabi nga nila, for the internet or for the computer, nothing is impossible, sabi nga nila. Like for example, yung noon, yung mobile application or yung cellphone na touchscreen lang, sabi nila it is impossible daw. Pero nag-boom. Okay? So ngayon, yung web, parang dine-develop nila kung paano nila ilagay yung taste, yung smell, at saka yung touch. Pero up until now, wala pa. Ever since nung college ako, ito na yung ito yung pinag-uusapan na kulang for the web. Okay, yan. Ito yung tinitingnan nila. Okay. Next. Ayan. So, version. Why to learn the HTML? So, basically, an HTML is used to create a website. Ayan. Become a web designer if you want. Mahal din yung bayad ng web designer. Understand the web, learn other languages. Aside from the HTML kasi, and the cascading style, marami ng languages that you can use to create a web page or website. Pero most of the widely used language is the HTML for creating a web. Hindi nawawala to kahit na may bago ng programming language or may bago ng language to create a web page, always na meron yung HTML. Na notice ko lang, napansin ko lang. Even though sa PHP, if you heard about PHP, yung Python, Laravel, Ruby, and so on, okay, always meron silang HTML. Okay. So this is an example of the HTML code. Okay, ito siya.
it comprises of the HTML, the head, the title, the body. Yan. Always yan. Meron tayong HTML. They call it tag. Okay? Yan. Ano ba yung mga HTML tag? HTML tags. Sana magbigay. Ito yung mga HTML tags. Pag meron ka nakitang less than, greater than, those are the HTML tags. Okay, nandito din yung ayan, body tag, canvas, caption, site, code, data, div, division, font, frame, and so on. Okay, so those are the tags. Basically, in our subject, I cannot discuss to you all the tags. Hindi ko yan may didiscuss kasi sobrang dami talaga ng tags. But yung mga important lang. If in case na matutuloy na sa akin yung subject na to, but like I said, probably by next week or next week, meron na yung bagong teacher. Ayan yung mga tags natin. Always, meron tayong beginning tag and ending tag. Okay? HTML, beginning tag, and then we have the ending tag for the HTML using this slash. Barcelona. Ah! Sorry po, sir. Na-boring ka ba? Anyway. Hindi naman, sir. Maaga po kasi nagising. Ayun nga. Ayun lang, HTML, meron tayong beginning tag, ending tag, kung na-notice nyo yan, mga may body. Okay, ano ba yung heading, ano ba yung title, ano ba yung body? Sige. Hintay ko na lang. Okay, so don't worry, this is recorded. Although marami na tayong YouTube tutorials, pwede kayo manood sa YouTube kung paano gumawa ng isang webpage. Okay, so simulan natin. So sabi ko, I'm using the Sublime. Mas madali kasi ang Sublime para sa akin. Pero itong version ng Sublime na to, ayok. Yan. Yan, HTML. Ay, ito PHP kasi yan. O, gawa tayo ng bagong file. New file. Ayan. So, magnify ko lang para makita. So, file. If you're using the Sublime, always isave nyo muna yung file. So, for example, sisave ko siya sa folder na web. Web page. Okay. Then dito, sample.html. So don't forget the ito, yung file name should be sample.html. Okay? And then here, wala yung all. All files na lang. Yan. Basta yung extension name niya is .html. Don't forget. Then, save. Okay. So, na-save na yan. And then, next is yung code. For the code, kasi pag sinave ko na, type nyo lang HTML. Automatic. Paano siya naging automatic? So, HTML tab. In my keyboard, I press the tab key. Ayan, wala. Ayaw. Sorry. HTML tab. Dapat pala mabilis yung kamay mo. Ayan. Save. How to run yung HTML file. You have to go to your directory kung saan mo siya sinave. So, in my case, sinave ko siya sa webpage.
Yan, tapos i-open mo lang. Or right click, open with Google Chrome or any browser that you have. Okay? Saan siya nag-open? Saan siya nag-open? Ano, dun sa kabila. Ayan. Ito yung sample ko. Bakit siya blanco? Blank siya kasi wala pa namang laman yung code ko. Okay. Ayan. Wala pa kasing bakit delay? Delay yung screen. Ayan. So, blanco pa lang kasi siya. Pero lagyan natin. Ano yung title? What is the title? So, for example, my web page. Save. Control S. Well, my web page. Yan. Nilagay ko dun sa title. So, this will be the output. Nawawala na naman siya. Ayan. Refresh ko lang. Ayan siya. Okay. Dun sa taas, ayan, nakalagay is my web page. So, this is your title. Naglalag talaga siya. Ayan. Ito. Yun. My web page. So, that is the title. Balik tayo dito sa code. May pagka-delay. Ayan. Okay na. Okay. So, dito. So, my web page. Ano naman yung body? So, inside the body, dito mo na ilalagay yung mga tags. Okay? What are the tags? Yung kanina, yung sinabi ko kanina na tag. So, ito muna. Unahin muna natin to kasi ito yung nandun sa demo natin. So, this is a heading. Sorry. So, copy lang natin. Ano yung H1 tag? H1 tag is heading. Or header. Copy ko lang. And then, dito. Ba't kasi hindi ko mapalaki itong call na to? Version. Layout. Word wrap. Yung fan size sana eh. Next time ko na lang alin yung font size niya. Napin ko na lang. Okay, so meron tayong H1. So, for example, hello world. Save. Then, dun sa my webpage, refresh natin yan. H1. Okay, heading tag. So we have wait lang. Ano yung meron ako nakita ng Google? Kaya pala naglalag yun. Okay. Yan. So dun sa code natin, we have the H1. Yung ginamit ko kanina, H1. H1. Ano ba yung H1? So, HTML, H1, tag. Okay. Ito yung H1, heading.
So meron tayong H1 H1 to H6. Okay? So pag ikakopy ko to, this will happen. Okay, copy paste ko lang dito. Don't worry, this is recorded naman. And save, tapos output. So this is heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Palit siya ng palit. Okay? Yan. Next. Paragraph. Sige. Yung paragraph tag, kasi nandun sa example natin. This one is a paragraph tag. Okay. Bata dito. So, paste ko lang. And so, paragraph. HTML paragraph tag. Ito. Yan. Paragraph tag. Paragraph is a markup as the follows. Yung P naman. Example. So, dun sa code natin, naglagay ako nun. This is a paragraph. Then, output. Yan. So, this is a paragraph. Okay? Next. Skip ko na yung iba. For example, I want to change the background color. Okay? Paano natin babaguhin yung color ng background? To change the background color, ako kasi ang ginagawa ko is I always search. So, HTML tag background color. So, dito, the HTML colors, pwede nyo makita dito sa HTML colors. Meron ba tayo? Ito. Yan o. Background color. Using the style naman. Cascading style na to eh. Wait. Huwag muna tayong mag-cascading style. But rather, gagamit tayo ng BG color. BG color. Or background color. Tag yan. Sa example ng BG color, background image. Wala pa. Anyway, dito tayo. Mag. So, sa body, tama ba? BG color is equal to blue. Save. Kung applicable pa siya ngayon, try natin. Yun. So, meron tayong tinatawag na BG color. BG color is a tag. Hindi pa siya cascading style. Yung pinakita ko kasi kanina, that is cascading style na. Yan. You can change the color. Kahit anong color. Yellow. Yellow, for example. Save. So, nag-change yung background color natin. Using the BG color. Next. If you want to change the
text color. Ito. Text color. Meron tayong tinatawag na fun color. So, sa-search ko lang. Yan. HTML fun color. So, sa font, ito yung tinatawag na cascading style, pero hindi ko po muna ituturo kasi other topic na tong cascading style. Bakit hindi nila pinapakita yung font color tag? Parang ganito yun eh. Font color. Wala cascading style. But anyway, for the font color, using the tag lang. Simple tag without the cascading style. So for example, itong CP. Si paragraph. If I want to change the color of that, so lagay ko lang font color. Yellow siya, gawin ko siyang red. Naling double quote. Then red. Then, syempre, meron siyang end tag. Fun. So, meaning, itong red na to, this is only applicable for this paragraph. Save, control S. Then, balik lang ako dun sa page. Refresh. Yun. So, yung red, this is only applicable dito sa paragraph lang. Okay? Yan. Using the... Ang hirap naman nito, dapat... Ayaw naman niya mapalaki. Plus sign. Ayaw. Mag-fire na lang. Ayan. So, for example, dito. dapat niya nakatabi yan eh. Ganyan siya dapat. So, for example, all the heading. yung font niya. Font color blue. Sabi mo ng blue. Double blue. Then end tag font. Yan. Ganyan na. Oops. Version sublime. No. So meaning this font color is only applicable to this heading. Dito lang sa heading na yan. So web page, refresh, yan. May lahat ng heading, siya lang yung na-applyan ng color blue. Okay? Ah, mamaya. Ayan, okay? So, and then, font color, then, yan, background. Yan. So, gawa tayo ng simpleng gagayahin lang natin na personal information. Gaya tayo ng isang kandito. Hanap lang tayo. Personal data. Sana yung masimple lang sana. Yung straight. Pwede na siguro to. Copy yung address. Paste. Okay. Bakit yung ganyan? So, ito na lang gagayahin natin. So, for example, personal information. Okay. Gayahin natin siya dito. So, babaguhin ko lang to. Okay. Sabihin mo ng... Okay. Tanggalin natin yan.
gagamit ako ng H1 tag. So, personal information. Gusto ko yung color nito. Ayaw pa yung tab. Ayun. Yung font color niya, scroll to blue. So, don't forget to end tag always. So, blue na siya. Okay. Check natin. Personal information. Pero dito kasi naka-center siya. Paano ko siya i-gagawing center? So, meron tayong tinatawag na center tag. Okay. Kung gusto ko siyang i-center, meron tayong tinatawag na center tag. Center. And then, try natin dun sa webpage. Center na siya. Kung mapapansin nyo, meron siyang underline. Ka-underline siya. Punta tayo sa code. Magnifier. Naka-center, pero naka-underline. So, dito, pwede mong ilagay yung... Meron kasi tayong... underline. Yan. Na tag. Ganyan ko na lang para makikita ninyo. Yan. U for the underline. Save, control S. Tapos balik lang ako dito. Yan. Naka-underline na siya. Okay. Yung iba naman, meron tayong tinatawag na yung isa U, yung isa naman italic I, save. Pag italic naman siya, yan, naka-italic siya. Okay? Ay, pinalitan ko pala yung U. Yan. So, underline, italic, balik ko lang yung U. Okay. Tapos, kung gusto nyo naka-italic, lagyan nyo lang siya ng ganito. Ginaganito ko para makita nyo kung sino yung ano yan. Slash I. Save. Refresh. Yan. Naka-italic na siya. Italic. And then, ang pangit ng sublime ko. Dapat. Okay. Meron din yung underline, italic. Meron din yung B or bold. Yan. So, refresh. Yan, naka-bold na siya. And then, next. Ano pa ba? Italic. Meron pa yung tinatawag na strike. Yes. Yes ba yun? Yes. Save. Then, refresh. Yun, naka-strike. Ibig sabihin may line siya dun sa gitna. Pero, tanggalin ko na lang yung S para hindi pangit tingnan. Next is... Yan. So, okay na yung ito. Refresh ko lang. Save ko pala. Pala na save. Yan. Then, next is yung full name. So, for example, the full name. Doon dito. So, naka-center. Hindi na siya naka-center. So, dito sa baba, lalagyan ko siya ng... Meron tayong tinatawag na label tag. Full name. So, label siya. Yan. Ay, end tag pala yan. Save. So, dito sa webpage, meron na tayong full name. Label tag.
then pwede mo siyang lagyan ng data. So for example, yung pangalan ko na lang. By the way, I'm Joffer Reyes. Yan. Yan siya. Next is address. Address na lang ilagay natin. So dito, ilalagay tayo another label. For the address. Data. Okay. San Fernando City. Alam nyo. Save. Tignan nyo kung anong mangyari dito. Ayan. Kita nyo. Full name. Then yung address. Gusto ko nasa baba. Okay. Kasi gagayain natin to. So pag nasa baba siya. Dapat dito. Lalagyan ko siya ng break line. Meron tayong tinatawag na BR. Latag. Or break line. Para bababa siya. Next. City. Ginagawa namin, kinaka-copy-paste ko na lang. Para mabilis. Then, edit. Source. City. Hindi na. Huwag na yung city. Kasi meron na yung address eh. Zip code na lang. Zip code. So, zip code 2500. Save. Refresh. So, nandun ulit siya. So, ibig sabihin, lalagyan ko lang siya ng break line. Save. Refresh. Yan. Pag double break line, pag dalawang ganito, tagdadalawa sila, save, mangyari niyan, nagkakaroon ng space. Okay? So, yan. Next. Pero, ang gusto ko, tama, black. Pero, pwede niyong palitan din yung color nito. Yan. Birth date. So, para mabilis, copy-paste ko na lang. Copy-paste lang. Then, lagay natin. Birth date. Ayan. Birth date. November 1, 1999. 1999. Ayan. Okay. And so on. So, ito. Ito yung sample code ko. So, I'll be posting na lang sa ano. Kasi, ito lang muna yung topic natin. Change color, background color, and yung heading and so on. So, this is my code. Popost ko na lang yan sa... Ba't wala yung... Ito. Sample code. Yan yung sample code ko. Post ko na. And then...